Baka parehan din po natin sa pamamagitan ng telepono ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, si Dr. Rustico Jimenez. Dr. Jimenez, magandang hapon. Welcome magandang sa QRT, sir. Magandang umaga po. Magandang hapon pala. QRT. Dr. Hello? Jimenez, yes. Naging malinaw na po ba sa panig ninyo matapos yung pag-uusap? Opo. Nalinawan na po ba kayo tungkol dito sa sinuong yung problema matapos yung pag-uusap, sir? Napag-usapan po namin lahat ng aspect na hinihiling namin. At yun nga po, nasabi na rin ni Dr. Pargas, napag-usapan na rin po kung paano sila magbabayad doon sa regular claims na hindi naman kino-question. Yung mga claims po na sinasabi nilang questionable, pababalik sa ospital para masagot at ma-review. So, starting tomorrow po, I think magbabayad na sila doon sa mga good claims. So, okay na po sa amin yun kasi importante lang mapatakbo yung mga ospital na hindi malaki yung mga utang. Dr. Jimenez, sa aming balita, una na kayo nagbigay ng deadline na hanggang katapusan ng Mayo, binibigyan nyo sila ng pagkakataon para ho maseta lahat ng pagkakautang. Ito ho ba i-extend din nyo o paano ho naging usapan, Dr. Jimenez, sir? Yun nga po, every week mag-uusap po kami at mag-collate ng mga data. So, wala na pong mawawalang ano dahil yung data namin, ibibigay din namin sa kanila. Ika-counter-check nila. Then, almost every day, magbibigay po sa akin ng data si Dr. Pargas kung ano man yung nabayadan nila at yung hindi pa nila nabayadan. So, madali na pong mag-check kasi kung bibigay Dr. Jimenez, yung naging, data. Yes. At hindi naman po nagtatali. Eh, siyempre, mayroong dahilan kung bakit hindi nagtatali. At yung pong mga sinabi ko noon, yung mga vice presidents, nailipat po ni President de la Serna sa ibang lugar. So ngayon, hindi na po natatakot yung mga ospital na magsabi ng data nila para makita natin talaga yung kabiguan na hindi may ibigay kaagad yung data para ma-reconcile po namin. Kung kayo po ang tatanungin, Dr. Jimenez, sa PHAPI, ano ang nakikita niyong problema? Bakit umusbong itong utang, lumobo? Go ahead, sir. Yun nga po, siguro po meron ding mga kadahilanan na hindi natin makokontrol. So, na-brought up ko lahat yung mga details ng nire-report sa akin ng mga ospital. At nanangako naman po ang pamunuan ng PhilHealth na gagawin nilang lahat para hindi na po maulit ito na hindi na ako magre-reklamo every year para tuloy-tuloy na po yung pagbayad nila within 60 days. Wala na pong ko-question na claim dapat. Para wala na pong problema sa mga pasyente, hindi na sila matatakot na hindi sila matatanggap sa ospital na covered ng PhilHealth. Dr. Jimenez, para po naman sa ating mga kababayan, maaasahan pa rin po ba ng mga pasyente sa mga ospital ninyo na patuloy pa rin nilang magagamit yung kanilang mga PhilHealth benefits, Dr. Sir? Opo, opo. Magagamit po nila at yun nga po, ang usapan namin, every week mag-meet po kami, magre-reconcile ng mga data para po yung mga data na hindi tugmang-tugma, titingnan namin kung anong saan ang diferensya, whether sa amin pong side o sa kanilang side. At para po magawa na kagad ng solusyon, para po hindi mag-suffer yung ating mga poor patients. Hindi naman po kami talaga magkaaway, kami ay partners, kaya lang kailangan po mag-survive yung ospital. Kaya ako po nasabi na sa dahilan later on, kung hindi po mababayadan ng tama yung ng PhilHealth yung pagkakautang sa amin, at lalampas po ng mga isang taon o anim na buwan, eh hindi naman po tama na yon. Kailangan po, within the law, 60 days babayadan na nila kami. Basta wala akong question sa claims. At nabanggit ko rin po kay President de la Serna na dapat bigyan niya ng warning yung mga tao niya sa probinsya na dapat itatrato yung mga hospital at mga directors ng professional. Wala akong pang takutan. Para po maging magandang usapan namin palagi at kami po ay parehong partners. Mga kapuso, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, si Dr. Rustico Jimenez. Dr. Jimenez, maraming salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon po at maraming salamat din po.